So ito yung kinorek natin, guys. Masyadong malayo yung kanyang camber. Tsaka ito, nakorek na rin ito. So yun yung dahilan kung bakit tayo nag-adjust ng camber sa MacPherson. MacPherson po ang tawag na pag mga shocks absorber. Ini-enlarge lang natin yung dito, yung may dalawang tornillo yan dyan eh. Yan. Nakita, may instruction siya, diba? Yan. So kung makikita nyo, guys, ito yung illustration niya kanina. Kung makikita nyo, dito tayo nag-gumawa ng paraan para may correct yung kanyang camber adjustment dito. Ito. So yan yun, guys. Nag-enlargement lang tayo ng butas ng upper camber bolt. Yung tinatawag dito yung MacPherson bolt niya, yung bolt ng shock absorber sa bandang taas. Ini-enlarge lang yon in order to correct the angle para mahabol yung angle ng pagiging negative niya. So which is nahabol natin kanina rito. Gawin ka rin, baka makakuha na yung mata mo. Yes, sir. Diban mo, para makita mo yung doon. Sumundra mo. Sige, ipapantay na lang sa kabila. Palabas ng tent. Pati sa kabila. Kulang pa. Pati sa kabila. Kulang. Tora lang ha. Baka ma-over hold it, baby. Mabre yata yung higit eh. Hindi na magkatik eh. Gusto na. Kulang pa. Ganda lang ng bulok, ano? Ano daw yun? Anong problema niya? Ano?
Tabi nga. Manual nyo na lang. Pupunta nyo sa kanan. Tabi nga yun. Tabi nyo lang muna doon. Tabi nyo lang muna doon. It's okay. What is this one? This one, boss? What is this one? This one is a caster. This one is? The caster. Oh, yeah. Oh, wow, that's okay. Beautiful. Perfect. It is perfect. No more pull. No more pull. It's only the adjustment of the top. It's done. Alignment is done for Volvo. Volvo XC90. Okay, thank you guys. Like and share. Comment and follow my Facebook and YouTube account.